Magandang tanghali mga kamutsa, mga kanter. Ito po yung mga mutsa natin na galing sa inang kalikasan. Itong video na ito ay para lamang sa mga mahilig sa mga anting-anting or agimat na pinaniniwalaan nung simula pa nung sinaunang kanunuan natin. Ayan, ito ay para sa mga naniniwala lamang at hindi ito. Kung wala po kayong paniniwala sa agimat o anting-anting, maaari po kayo ma-skip sa ating video na ginagawa. So, ayun, ipapakita ko lang po sa inyo kung titingnan nyo ng mabuti at pagmamasdan nyo ay napakalakas ng ganyang aura, napakalakas ng dating ng mga agimat na ito o mutya na natural na galing sa inang kalikasan. Ito ay natural at hindi ito gawa sa tao. Ito ay natural na galing sa inang kalikasan. Malalakas po yung kanilang aura kahit titigan nyo lang po sila sa video, kahit hindi po natin nawakan, kahit hindi po natin pinapakita pa sa inyo yung mga aura nila, ay makikita nyo na sila ay may bertudes. Ganun po yung pag-aura sa espiritual. Iba yung pag-aura sa paghawak, iba yung pag-aura sa spiritual na sa tinitingnan mo pa lang yung isang material na galing sa inang kalikasan ay mararamdaman mo agad na sila ay may mga mararamdaman mo pa lang sa tingin mo pa lang sa kanila ay mararamdaman mo na sila ay may bertudes. Ayan, tingnan nyo po. Lalapitan po natin at ipapakita po natin sa inyo mga kamutya, mga kanter. Ito yung ginawa ko po mga kamutya, mga kanter. Ito ay isang panel po ng kitlat na kulay berde. Yan. Kulay berde yan siya na panel. Parang lupa na siya. Sapagkat katagalan na siya sa lupa ay nagiging parang batik-batik na yung kulay. Yan. Yan po ay inaurahan ko at malakas po yan. Magbigay ng kuryente pag inawakan. Sa tingin pa nga lang ay malakas ng kanyang aura, lalo na pag inawakan ay sobrang init yan sa ating palad. At saka yan po, isang lusaw na sunog na pangil din yan ng kitlat. Kung titingnan nyo at susuriin, itim na itim yan at lusaw yan. Ito ay mainit sa ating palat at mainit ito sa katawan natin. Pag dinala natin yan sa ating katawan, dapat malakas yung ang spiritual sa ating katawan. Palakasin natin sa pananalig at pananampalataya sa Diyos Ama. Kasi hindi basta-basta maghawak ng isang pangilang kitlat. Kasi ito ay malakas na gamit. Ito ay magandang gamitin pagka tayo'y magbibiyahe sa malayo. At ito ay magandang gamit pag tayo man lang gagamot. Hindi natatakutan ito ng mga tamang elemento. Natatakutan ito ng mga kukulam. Parang kinatatakutan to sapagkat nasusunog sila dito mga kamutya, mga kanter. Ito tingnan natin kung niipit natin sa kanila. Pangipit, ganyan natin pangipit yung kitlat. Ang kitlat ay napayaw sila sa sakit sapagkat malakas yung bertudes ng isang kitlat. Ito ay kinatakutan po ng mga masamang elemento. Yung uling po, hindi ito uling sapagkat ito ay isang dakta po ng kahoy. Isang dakta ng kahoy na naging bato. Yan. Isa po siyang uri ng dakta. Dakta ng kahoy na naging bato. Yung may kahoy kasi na may dakta, yung ginagawang goma. Maaari itong tawagin na mutya ng goma. Pwede din ito pangipit sa pasyente. Kapagkat ito'y mutya ng goma ay kinatatakutan din ng mga masamang elemento, ng demonyo o kahit mamabarang yan.
ito naman po ay isang may dalawang mata. Kung titingnan niyo po, yung aura niya is old isda po yan, mga kamutya. Kung ganun mo nandito yung mata. Pagbaliktarin mo, may mata din yan. Yan. Ngayon, pag iganyan mo siya, ayan, mata, isda pa rin siya. Yung isda na maliit na pwedeng gawing inuihaw. Ngayon, kung gaganan mo naman siya, ayan, mata, isda pa rin siya. So, siya ay may gabay. Matindi yung gabay ng ano na to, ng isang mutya na ito. Ito ang mga batong may gabay na maaari po natin gamitin at dalin sa ating pagkikipag-sapalaran, pagkikipag-sagamutan o pwede natin yan gamitin sa araw-araw na pang-protection sa ating sarili. Yan, kung titingnan nyo po, siya ay ordinary lang. Pero kung hawakan po natin yan, ayan ay tikong bibig. Yan. Tikong bibig po yan siya, mga kamutya. Maaaring gamitin sa mga marites, mga mabunganga na tao, pang tahimik sa bunganga. Ito kung titingnan niya, mga kamutya, ay parang siya. Yan. Yan po yung mata niya. Ito may mata din. Ito yung bunganga niya. Kung titignan ninyo, mga kamutya. Isa rin pong agimat ito. O isang mutya. Sapagkat sila po ay mayroong mga aura at mayroon silang taglay ng mga bertudes. Yun ang tinatawag nilang puso po ng bato. Yan. Puso po yan ng bato. Ganyan yung itsura niya. Kasi ang paniniwala ng mga antingero, mga nag-aanting, ito ay puso ng bato. Kung titignan niya makikita, ayan ay ito. Kahit sa tingin pa lang, alam mo po na isang mutya yan kasi malakas po yung aura niyan kahit hindi mo pa yan hawakan. Malakas na yung aura niyan. Hindi mo pa yan siya hawakan, mga kamutya, mga kanter. Ngayon, pakita ko niya hawakan natin. Uri ng itlog. Parang itlog po siya ng ano, mga kamutya. Parang itlog po siya ng mga ibong malaki. Kasi malaki siya. Hindi po siyang malaki-malaki. Katamtaman po yung laki niya. Ito po ang uri po ng itlog. Tingnan nyo po, hindi pa natin nahawakan. Kahit na bitawan po lang natin siya, yan. Ito po ay isang yas po. Kakaiba po yung bato na to. Yan. Iyas ng mga engkantada. Yan. Kung titingnan nyo, mga kamutya, may mata yan sa gitna. Yan. Ito po yung mata nyo. Yung kulay dilaw na yan. Pag pinaslatain mo po natin yan, tumatagos yung ilaw niya. Tapos makikita nyo na yung mata nito na pula, pumupula-pula talaga siya. Isang iyas po yan ng diwata. Yan. Tingnan nyo po yung itsura niya. Yan. Kung titingnan nyo at susuriin nyo. Yan.
isa po yan pangilang kitlat mga kamutya mga kanter. Yung kulay niya ay brown. Medyo kulay putik na lusaw. Yan. Kita niyo yung wangis niya mga kamutya. Ito yung pagbaksak niya. Yan. Makikita niyo na yan. Tumama to. Yan. Napingas. Pero hindi siya basag. Siya ay parang nalusaw sa init ng apoy. Dumidikit na yung mga lupa dito. Tsaka pag ginawakan yung mga kamutya, nalaman nyo na siya siyang legit na kitlat sapagkat mainit siya sa kamay. Parang dumadalo yung kuryente niya sa buong palad mo. Mainit. Dumadalo sa katawan mo yung kuryente. Tsaka makikita mo siya. Malakas yung aura. Yun ay nagpapatunay na siya isang siya may birdes. Yan. Matigas yung mga kitlat mga kamutya sapagkat kailangan mataas yung ano natin pananampalataya at nalik sa Diyos Ama para lumakas ang spiritual, yung antas ng spiritual natin, yung pag-i-spiritual natin sapagkat hindi basta-basta maghawak ng kitlat, mantay ng kitlat sapagkat napakas na gamit yan. Yan. Ito naman ay kulay itim na itlog. Ayan. Itong magamitin, magandang gamitin sa tagulilong. Pwede mo yan ibalot sa telang pula. Gawin mong kwintas. Pwede yan sa tagulilong. Kahit yung itlog na maliit na ito, ay maganda rin ito sa tagulilong. Sapagkat yung mga mutya po ng itlog ay yung kagaya ng itlog ng ibon. Yung ibon, pag na dumanda po yan sa mga damo, ay hindi mo basta-basta yan sila makita. Pag nandyan sila, ay kasi yung balaibo nila ay parang daang kulay. Kaya tagulilong yan, hindi mo sila basta-basta makikita yung ibon na yan. Tapos yung itlog na itim na ito ay isa rin tagulilong yan. Yan ang haramiyang ginagamit ng mga itlog sa tagulilong. Ito mabisa pang ipit, mutya ng goma. Sapagkat ito ay dakta ng kahoy na naging bato. Pwede pang ipit. Kinatatakutan ng mga kukulam. Mababarang masamang elemento. Yan. Ito po, ginawa ko ng kwintas. Yan. PM lang po kung sinong may gusto. Yan. At ipapalimos natin sapagkat malapit na yung Biyernes Santo. Yan. Tapos na po itong ikonsagra mga kamutya mga kanter. Yan, mag-PM lang po kayo sa aking FB page. Choy Kamandag. Mag-PM lang po sa manager kung sino po may tangan ng mutya o agimat na galing sa inang kalikasan. So, yun lang. Magandang tanghali sa inyo lahat at pagpalang araw. Yun po ay nais ko lang mang tumulong sa mga taong kang mutya o agimat. Hindi ko naman po ginagawa tong mga ano na to.
ito ay mga mutya o hiyas na galing sa kalikasan. Hindi po ito gawa-gawa lang po. Ito ay isang mutya. Yun, sa mga naniniwala lang namang sa mga espiritual na material na galing sa inang kalikasan. At ito ay nagagamit sa oras ng panganib o oras ng critical na sitwasyon. Yan ay hindi tayo pababayaan at tayo sasaluin yan. Pero at gagalaw yan sa oras na may tangka sa ating buhay. Pero ilagay natin sa isip natin at unahin natin ang Diyos Ama, Amang Yahweh, sa ating kaisipan, sa ating puso at kaisipan, na itong mga gamit na ito ay isang material ito galing sa inang kalikasan. At kailangan mo pa rin ng kailangan pa rin ang pagbabasbas ng Diyos Ama, at kailangan mo pa rin sumampalataya sa ating Diyos na may lika sa atin. Yun lang, at magpagpalang hapon sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. God bless.